ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito na ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Banal sa Pagkikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Ano ngayon ang plano mo, Kap? Ipapablatter pa ba natin ito? Veronica, kailangan may ipablatter ito. Kailangan panagutan ng Pastor Pedro na yon ang ginawa niya kay Bayaw. Kap, tignan mo! Parang hindi na yata humihinga si Vice Mayor! Oo nga. At bakit nakatalukbong siya ng kumot na puti si Bayaw, ah? Anong ibig sabihin nito? Ha? Oo nga! Baka may masamang nangyari na sa kanya. Tatawag ako ng doktor. Doktor! Bayaw, lumaban ka, Bayaw. Huwag mong ipahintulot na mamamatay ka na, Bayaw. Mahal na mahal kita, Bayaw. Naririnig mo ba ako, Bayaw? Bayaw, Tuko, parang hindi na humihinga ang pasyente. Doktor, nako, hindi na mabubuhay yan. Patay na yan. Patay na ito! Patay na yan. Kaya lumayo na kayo at ipapalagay ko na doon sa morgue. Si Vice Mayor patay na? Hindi! Hindi! Ano-ano ba ninyo ang bangkay na yan? Bayaw ko siya, Doc. Napakabait niya. Wala akong masabi sa ugali niya. Opo! Napakabait po niya, Doktor! Pagbait-bait niyan. Ganun ba? Guard! Guard! Hali kayo rito! At tumawag kayo ng kagad ng pulis. Nandito ang mga kaibigan na at kamag-anak ng rebelde na napatay. Bilisan ninyo! Ipahuli rin sila baka mag-suicide bomber ang mga ito. Veronica, tignan mo! Iba pala ito! Hindi pala si Bayaw! Patay! Malas! Hindi kami nagtagumpay ni Bonjing sa diskarte namin. Kamuntik na kaming mahuli. Di bali, mag-iisip na lang ako ng ibang paraan. Kailangang magkapera kami para may pambili kami ng bigas. Mahal ng mga bilihin ngayon eh. Matagal pa siguro bago maging 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Ayokong magutom. Kaya gagawin ko ang lahat para magkapena kahit anong paraan. Parin boy! Pare Bonjing, anong nangyari sa'yo? Inahabol ka ba ng polis? Hindi pare. Kukuan, nagpunta ako doon sa barangay hula. Narinig kong usapan ng mga nagtatambay doon na mga maritis. Ha? Anong narinig mo na pinag-uusapan nila? Bumaba na ba ang presyo ng bigas? Hindi yan. Kwa, binugbog pala ni Pastor Pedro si Vice Mayor. Sinugol sa ospital. 50-50 raw ang tiyansang mabuhay. Ano? Pinabugbog ni Pastor Pedro si Vice Mayor? Naku, hindi ba hinuli ng polis? Hindi. Sabi nila, kasalanan daw ni Vice Mayor kaya siya nabugbog. Eh, bakit ba? Ano raw ang ginagawa ni Vice Mayor? Nagwala ba siya? Nagkuramintado? Parang ganun na nga, pare. Parang nanginala yata si Vice Mayor na may relasyon si Tintin, si Pastor Pedro. Kaya ang ginawa raw ni Vice Mayor, tinadyakan niya yung pintuan na kinaroroonan ni Pastor Pedro. Kaya nagulat at binugbog daw si Vice Mayor. Oh, pinagpapalo raw siya ng kalibre 47. Imidya. Ano? Kalibre 47 imidya?
May baril bang ganon? Eh, siguro pare. Mas mahaba pa yata yun sa kalibre 45. Si Pastor Pedro palang nakatalaga dito sa langit. Siguro, apo sa tuhod na ng dating San Pedro na namamahala dito sa langit. Ayan, wala na siya. Hindi na niya ako nahabol. Ay, pero saan ako pupunta? Baka mahuli ako ni Satanas. Ayaw po, gusto ko pang bumalik sa lupa. Kailangang matupad pa ang mga pangarap namin ni Tintin. Hoy! Agaton! Halika rito! Si Satanas! Nakita ko! Pantay! Hindi, ayaw ko dito sa impyerno. Ayaw ko! Kuya, gumising kaya. Kuya! Satanas! Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Kuya, hindi ako Satanas. Ako ito. Ang maganda mong kapatid na si Punya. Ha? Salamat. Nagising pa ako. Akala ko hindi na ako makakabalik dito sa lupa. Ay, kuya. Ito, ipinaghanda kita ng mainit na lugaw. Kumain ka, kuya. Mamaya na po niyang. Hihintayin ko na lang ihahanda ni Tintin. Masarap ang luto niya at napakalinamnam. Pwisi talaga sa buhay ko ang Tintin na yun. Dahil sa kanya, hindi ko na makuha ang atensyon ni kuya. Ay, kuya, kailan ka magpapablatter sa pulis? Ha? Anong blatter na sinasabi mo? Yung pambubugbog ni Pastor Pedro sa'yo. Kailangan panagutan niya. Kinawawa ka, kuya. Pati ba ikaw, na isang mataas na opisyal sa ating bayan eh, sasaktan niya. Hindi pwedeng palampasin ito, kuya. Kailangan managot siya. Hoy, Punyang. Huwag kang mag-alam dito. Walang kasalanan si Pastor Pedro. Anong sinabi mo, kuya? Walang kasalanan si Pastor? Bakit? Ano bang tawag sa pambubugbog niya sa iyo? Hindi ba malaking kasalanan yan? Pwede natin siyang idibanda, kuya. Kausapin mo yung abogado mo. Tumigil ka nga, Punyang. Sinabi nang huwag kang mag-alam. Ang tigas ng ulo mo. Walang kasalanan si Pastor Pedro. Ako ang nagkasala dahil pinaghinalaan kong pinakikialaman na niya si Tintin. Mabuti pa po niyang umalis ka na sa harapan ko at maligo ka at magpalit ka naman ng damit mo. Ang bantot-bantot mo talaga. Kuya, bakit lagi mo akong inaabay? Bakit, kuya? Hoy, Punyan. Naiinis ako sa pagbumuka mo. Lalo na kung umiiyak na. Nako, masisira ang printer kapag ipiprint yung mukha mo. Napakapangit mo talaga. Pwe! Kuya! Ikaw pala, pare Asyong. Halika, pumasok ka. Oops, pare. Huwag mong ipasok ang sapatos mo. Iwan mo sa labas. Baka marumihan na nga sahig. Ay, teka, pare. Carpet na pala itong sahig mo. At ang ganda ng design. Ayos, pare. Magaling din ba akong pumili ng
magandang design na, pare. Ay, oo, pare. Oh. Eh, ang ganda ng napili mong design, ha? Eh, parang design ng carpet ng puninarya. Ano, pare? Huwag ka nang pumasok. Inaasar mo ako. Hindi, biro lang, pare. Oh. Ikaw naman, hindi ka naman lang mabiro. Maganda, pare, maganda. Ayaw kong ganong biro, pare. Nasasaktan ako. Para ka namang patay, eh. Oo. Ay, ikaw naman, pare, biro lang yon. Huwag ka na magalit. Sige na. Papasukin mo na ako. Iiwan ko yung sapatos ko rito. Sige, pumasok ka na. Oh, ayan. Oh, iniwan ko yung sapatos ko, ah. Oo. Wow, pare. Bagong-bago rin pala yung sala set mo. Wow! Ang ganda-ganda rin ng design, ah. Para pataman na, pare. Baka kung ano na naman ng masambit mo, ah. Talaga nga mag-aawin na tayo. Atay ka, pare. Oh. Ano bang atin? Anong balita? Pare, nabalitaan mo na bang patay na si Vice Mayor Agaton? Ano? Si Vice Mayor Agaton na patay na? Kung ganun, magbubunye tayo, pare. Puntaan natin kaagad si dating Vice Mayor Timprosio at ipamalitan natin ang pagkamatay ng mortal niyang kaaway. Kaya kitang dinaaran dito para isama kita sa pagpunta kay dating Vice Mayor Timprosio. Veronica, mabuti naman. At ligtas na si Vice Mayor Agaton. Oo nga, Pining, eh. At hindi na raw siya magrireklamo. Inamin niyang kasalanan niya ang lahat. At alam mo bang paniwalang-paniwala na rin siya sa mga sinasabi ni Pastor Pedro? Halos lahat rito sa atin, inaniniwala na sila kay Pastor Pedro. Liban lang kinakapitan at ang CVO natin. Tama ka, Pining. O ikaw, naniniwala ka na ba sa sinasabi ni Pastor Pedro? Oo naman. Talagang paniwalang paniwala na ako. Dahil naliliwanagan ang paniniwala ko sa mga sinasabi niya. Magaling talaga siyang magpaliwanag. Alam mo, sabi niya kahapon, kailangan daw na isurrender natin ang ating sarili sa Diyos. Ayaw na ayaw daw niya na may magkapatid, mag-asawa, magkaibigan na nag-aaway-aaway. Kaya mayroong gagawing ritual daw sa susunod na linggo. Ha? Ritual? Eh, anong ritual yan? Ayon sa narinig ko, para hindi na raw mag-aaway-aaway ang mag-asawa at nauuwi sa hiwalayan. Kailangan daw na payagan ang bawat isa na makipagrelasyon o makikabit sa iba. Ano? Amring, anong masasabi mo sa desisyon ni Kapitan na hinding-hindi raw siya aanim sa relihiyong itinatag ni Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador? Ay, oo. Maganda ang desisyon niya, Pinito. Pareho kaming may paninindigan. Ayaw ko rin. Ayaw ko. Ang umanib sa kanila, loyal ako kay Kapitan. Kaya kung nasaan siya, kailangan na nandoon din ako. Pareho pala tayo, Ambring. Ganon din ako. Ayaw ko nang umanib sa pananampalataya nila. Ambring,
Wala ka bang naaalala sa araw na ito? Ay, wala naman eh. Naku, bakit? Ano bang naalala mo sa araw na ito? Yung dali mo namang magkalimot, pare. Hindi mo ba alam na mardi ni Nene? Ha? Oh, taika. Ano bang pizza ngayon? Ay, nako, tama. Ngayon pala yung araw ng kamatayan mo. Ay, nang karawan ni Nene, my love ko. Ay, hindi ko naalala kagad. Dahil ang dami nating trabaho. Ay, ano, dadalawin ba natin siya mamaya? Eh, wala akong pera na pambili ng regalo, pare. Eh, magluto na lang ako ng kwan. Ng kaunting kakanin at dadalhin na lang sa kanya. Tulad ng champurado. Ay, oh. Wow, pare. Ang sarap ng champurado. Paboritong paborito ko yan, pare. Ganun ba? Ay, oo. O, yun ang iluto ko, pare. At yun ang pagsasaluhan natin sa bahay nila Nene. Ay, oo, pare. Mula pagkabata ko, isa yan sa mga paborito kong pagkain. Ang champurado. Ano na nga ba ang lasa ng champurado, pari? Ha? Eh, pari Ambrin? Eh, nahahalata ko. Kanina mo pa ako niluluko eh. Gusto mong ikaw ang katayin ko para iluto para sa dinip Nene? Ha? Ha? Ay, wag naman, pari. Binibiro lang kita. Niluluko mo lang ako. Pero, ano ba talaga ang lasa ng champurado? Kung champurado, ha? Ha? Ano, pare? Ay, Pineng. Eh, Veronica, ano na bang balita? Eh, tuloy ba ang aktibidad nila, Pastor Pedro? Oo, Kap. Kasalukuyang ginaganap ngayon ang ritual doon sa bundok ng Mayon. Doon sa Mayon Volcano, Natural Park. Ha? Anong ritual na gagawin nila doon? Ayon sa narinig ko, Kap, eh, lahat ng lalaki na may asawa, eh, pasisipingin daw sa iba't ibang babae. Ano? Pasisipingin sila sa iba't ibang babae? Oo, Kap. Eh, bakit sila pasisipingin sa iba't ibang babae? Eh, anong dahilan daw? Para magpakasawa raw sila na makipagsiping sa ibang babae at hindi na sila makipagrelasyon sa iba. Ano? Eh, si Kagawad Gusteng, sumama ba sa na nagpunta doon? Oo, Kap. Ha? Siya ang nagmamando sa mga taong pumunta roon para makipagsiping sa iba't ibang babae eh. Nakaw, isayang kumalas ba ako? Kasama rin sana kung kwan, magpapakalungod sa sadap doon. May sinasabi ka ba, ka? Eh, wala, Pineng. Wala. Marami nang natapos na pakipagtarik sa iba't ibang babae. Eh bakit wala pa silang ibinigay sa akin na katalik ko? Ako, baka mawalan ako. Kailangan bigyan na rin ako ng katalik para magiging malinis ng aking katawan. Hindi na ako magkakasala sa Diyos. Kayo, halina kayo. Yung mga hindi pa nakipagtalik, halina kayo. Maghihintay ang mga babae. Ha? May nakasalang ng mga babae? Ay nako, pipilin na rin ako para makasiping na rin ako. Sige, dalian ninyo. Para matapos na ang ritual na ito,
Pastor! Nakanda na kami, Pastor! Ha? Nakanda na kami! Sila kagawad, isang kagawad pidring at kagawad panul palang nakasalang. Ngayon, makipagsiping na kayo sa mga nakahandang babae. Sige, umpisa na! Kung ayaw niyo silang sipingan, papatayin ko kayo. Nako, pipilitin silang makipagtalik sa mga matatanda at pangit na mga babae. Delikado to, tatakas na lang ako. Ayokong makisiping sa mga kulubot ng mga babae na yan. Ayoko, nakakatakot. Mabuti pa, tatakas na lang ako. Alit na ako dito. Hoy! Saan ka pupunta, ha? Patay. Nakita ko ni Pastor Pedro. Mapipilitan kayang makipagsiping si Gusting? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Banal sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!